sa DWIZ 882, inihahatid namin sa inyo ang IZ Balita Nationwide. Ang mga pinakamalalaki, pinakamainit, bago at komprehensibong balita. Kasama ang buong puwersa ng DWIZ Patrol. IZ Balita Nationwide. Ito na po ang headlines para sa IZ Balita Nationwide panghapong edisyon na araw ng Webes, ikawalo sa buwan ng Disyembre 2022. Isa o dalawang beses kada taong pagbabakuna, nakikitang solusyon laban sa COVID-19 variants. And foot and mouth disease, posibleng ideklara sa buong bansa, bakuna kontra dito, wala pa rin. Panuntunan kontra nasirang agri-products na ibinebenta online, ilalabas ng Department of Agriculture. Singil sa kuryente kada buwan, posibleng tumaas. Camarines Norte nagtala ng pinsala matapos ang magnitude 5.3 na lindol. Balita sa Ibayong Dagat, Ukrainian President Volodymyr Zelensky kinilala bilang Person of the Year. Pampalakasan, tatlong gintong medalya nasungkit ni Pinay weightlifter Heidelin Diaz sa 2022 World Weightlifting Championships. O sabing pangkalusugan, benepisyong hatid ng olive oil sa ating katawan, alamin. Balitang showbiz, Donnie Pangilinan at Bel Mariano naabot na ang kanilang common goal. Trending na balita, awards ibinalandra sa tag-init. IZ Balita Nationwide. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako po si David Oro. At Johnny Banyes. Tayo rin po'y sabay ang napapakinggan sa DWIZ Dagupan, DWIZ Palawan, 98.7 Davao, 89.5 Iloilo, 93.5 Cagayan de Oro, 98.3 Jensan, 95.1 Naga at 92.3 Legazpi. Ayan din po tayo napapakinggan sa mga RPN radio station katulad ng DZBS Baguio, DXKT Davao, DZKI Iriga, DXXX Zamboanga, at DXKS Surigao. At ngayon sa detalye ng mga nagbabagang balita, inilatag ng isang eksperto ang posibleng opsyon para mampanatili ang proteksyon laban sa mga bagong COVID-19 variant. Ayon kay Dr. Ron Jean Solante, isang infectious disease expert, aaring ipatupad ng gobyerno ang taunan o dalawang beses kada taong pagtuturok ng bakuna. Batay anya sa datos, nasa 6-8 buwan lamang ang itinatagal ng immunity ng isang tao sa bakuna na nawawala kung lalagpas sa nabanggit na panahon. Hanggat may kaso ng COVID-19 sa bansa, sinabi ni Dr. Solante na posible pa rin tumaas ang kaso kaya't mahalaga ang patuloy na proteksyon laban sa virus. Matatandang sa huling datos, pumalo na sa 73.7 milyong Pilipino ang fully vaccinated laban sa COVID-19, habang 21 milyon ang nakatanggap na ng booster shot. Mainam pa rin na panlaban sa COVID-19 ang pagsusuot ng face mask at pagpapabakuna. Ito ang iginiit ni Dr. Maricar Limpin, immediate past president ng Philippine College of Physicians sa panayam ng DWIZ. Ayon kay Limpin, maaari o maraming araw o ayaw magpabakuna dahil sa maling impormasyon kaugnay sa COVID-19 vaccines. Una nang sinabi ng Department of Health o DOH na nasa 50 milyong Pilipino ang hindi pa nakakatanggap ng first booster shot. Batay sa vaccination dashboard ng DOH ngayong o hanggang nitong December 6, nasa 73.8 milyong individual
ang fully vaccinated na sa bansa. Yun ho mga naririnig ko ninyong mga epekto, no? Kailangan alamin po muna natin na ito ay direkta talagang dahil sa bakuna. Dahil maaaring coincidental lang yan at may mga iba pa pong dahilan kung bakit may iba pang nararamdaman ang mga tao pagkabakuna. Kumbaga sana parang coincidence na nangyaring nararamdaman niya nung nabakunahan siya. Ang tinig ni Doktora Maricar Limpin, immediate past president ng Philippine College of Physicians. Sa iba pang naglalakihang balita, posibleng ideklara ang hand, foot and mouth disease outbreak sa buong bansa kung patuloy nakakalat ito sa mas maraming rehiyon. Taliwas naman ito sa sinabi ng Department of Health na hindi pa nakikita ang pagdeklara ng outbreak dahil sa naturang sakit. Ayon kay Dr. Ron Jean Solante, simula itong kumalat noong Oktubre sa San Pascual, Batangas na mayroong 105 kaso. Mayorya sa mga nagpositibo sa nasabing virus, nasa edad 1 hanggang 16. O nakarambuan, nakapagtala naman sa Albay ng 540 cases ng HFMD na naglalaro sa edad 1 hanggang 10. Abang sa Ilongos Region naman, nakapagtala ng 145 cases na naglalaro naman sa 4 hanggang 9 na taong gulang. Samantala, naiulat naman sa Kalakhang, Maynila ang nasa 155 cases ng HFMD mula October hanggang December 6, kung saan ang mga tinamaan naman nasa edad 11 pababa. IZ Balita Nationwide. Sa count 9 na balita, wala pang bakuna at gamot laban sa hand, foot and mouth disease. Ito ang babala ni Dr. Ron Jean Solante sa mga magulang, kaya mas makabubuti pa rin anya ang pag-iwas na mahawaan ang mga bata. Sa laging handa public briefing, sinabi ni Solante na para sa edad 5 taong gulang pababa, dapat silang alagaan o linisan ng magulang bago kumain. Kapag anya sila ay nahawaan ng hand, foot, mouth and mouth disease at nagkaroon ng ilang sintomas tulad ng lagnat, paracetamol lamang ang dapat ipainom sa bata o tinatawag na treatment support dahil walang over-the-counter drugs para rito. Samantala, ani Solante, pwedeng ma-immune ang isang bata kapag nalantad na ito sa HFMD disease, subalit pwede pa rin itong ma-impeksyon, kaya mahalaga ang prevensyon. Dagdag pa ni Solante, hindi dapat basta-basta ihahawak sa mata at bibig ang mga kamay para hindi makontaminado ng virus. Samantala, maglalabas ng panuntunan ng Department of Agriculture para maprotektahan ang mga consumer mula sa pagkalat ng expired ng produktong agrikultura na ibinebenta online. Sagot ito ni Christine Evangelista, tagapagsalita ng Agricultural Department. Matapos umabot sa 300 expired na karne na nagkakahalaga ng kalahating milyong piso ang nakumpiska sa isang storage facility sa Tondo, Maynila. Ayon kay Evangelista, hanggat may kinalaman ang mga produktong agrikultura, handang tumugon ang departamento lalo na para sa kapakanan ng mamimili. Palalakasin din anya ng DA at mga kaugnay na ahensya ang pagsisikap upang matiyak na ang mga lehitimong nagbebenta at producer lamang ang nakapagbebenta ng mga produkto. Matatanda ang batay sa datos, walang certificate of inspection ang mga karning baboy at baka na nagmula sa Brazil at Germany na may ipinatutupad na import ban dahil sa banta ng African Swine Fever. Nagpaalala sa publiko ang Department of Agriculture o DA kasunod ng pagkakakumpiska sa mahigit 300 karton ng expired na karne o bocha sa isang storage facility sa Tondo, Maynila. Nagkahalaga ang karimento ng kalahating milyong piso na walang certificate of inspection na nagmula sa Germany at Brazil.
sa panayam ng DWIC kay Rex Estaperez, tagapagsalita ng DA, ibinabala nito ang mga ganitong uri ng karne na talamak tuwing holiday season. Kung tayo at tayo, alam natin yan. Pero gusto ko rin ipaalam sa ating mga kababayan ng atin pong ilan po yung ating paglobo ng ating inflation. Eh sabi nila mas mura, mura nga ang mabili mo pero delikado naman sa katawan mo. Ang tinig ni Doc ni Rex Estaperez, tagapagsalita ng DA sa panayam ng DWIZ. Samantala, hindi na opsyon ng Department of Agriculture ang pag-aangkat ng sibuyas. Ito naman ang sinabi sa DWIZ ni Rex Estaperez, tagapagsalita ng DA bilang solusyon upang maiwasan ang pag-iimbak habang papalapit ang panahon ng anihan. Ayon kay Estaperez, pinipigilan nila ang rekomendasyong mag-import ng mga sibuyas sa kabila ng kakulangan sa supply at maging sa mataas na presyo nito. Naasahan kasi ng DA ang maagang pag-aani ng sibuyas ngayong buwan habang ang buong pag-aani ay nakikita sa buwan ng Pebrero. Natunay yung onions kasi bumagyo. Pero ngayon nagre-recover tayo. So ang ano pakiusap natin sa mga nag-hoard pa na ating mga trader dyan na pula ng onion, ilabas yun na. Sabi nga namin, worst comes to worst na mag-import tayo. Pero tinitingnan natin yung bagay na yung polisiya na kung mag-import pa o hindi. Siguro konsiderasyon ng at intindihin na lang natin ang lahat ng nagagaling sa ating mga local producers ay nagbumuhuran din sila ng malaki at nakakabawi rin sila. Si Rex Estaperez, tagapagsalita ng Department of Agriculture sa panayam ng DWIZ. Tumaas ang produksyon ng ilang pangunahing gulay at ugat pananim sa bansa sa ikatlong quarter ng taon. Sa kabila ito ng pagbaba ng bilang ng mga espasyong pagtatanima ng gulay. Sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, ang mga gulay na tumaas ang produksyon ay ang ampalaya, munggo, repolyo, talong, sibuyas, kamatis, patatas, kamote at kamoting kahoy. Ang Northern Mindanao ang nangunang producer ng kamatis, kalabarson sa ampalaya, Eastern Visayas sa kamote, Cagayan Valley sa sibuyas at munggo at ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa kamoting kahoy. Sa mga pangunahing pananim, gulay at ugat, ang patatas, talong, ampalaya at sibuyas ang may mataas na lugar na itinanim. IZ Balita Nationwide. Samantala, tumagap muna tayo ng pag-uulat mula sa ating IZ Patrol. Pamahalaan, dapat magkaroon ng plano para tuluyang maibaba ang unemployment rate sa bansa. Ang detalye mula kay IZ Patrol 19, Celly Ortega Bueno. Pinakikilos ni Senate Majority Leader Joel Villanueva ang pamahalaan na magkaroon ng malinaw na plano para tuluyang maibaba ang unemployment rate sa bansa. Kognay na rin ito sa naitala ng Philippine Statistics Authority o PSA ng pagbaba ng unemployment rate o mga walang trabaho sa 4.5% nitong Oktubre ng taong kasalukuyan. Ayon kay Villanueva, ang pagbaba ng unemployment rate sa bansa sa 4.5% noong October mula sa 5% noong September ay isang magandang balita. Pero guhit ng Sindor, kailangan pa rin ng malinaw na plano kung paano masusustain o mapapanatili ang positive momentum nito, lalo't sa susunod na taon ay 1.5 million ang madadagdag sa labor force dahil sa mga magsisipagtapos ng kolehiyo. Inirekomenda ni Villanueva na mag-focus ang pamahalaan sa pagpaunlad sa sektor ng agrikultura, lalo't halos kalahating milyong trabaho sa sektor na ito ang nawala sa pagitan ng Hulyo hanggang Oktubre ngayong taon. Naniniwala ang magbatas na ang agrikultura ang main driver para sa paglago at pagkakaroon ng maraming trabaho sa ating bansa. Ito sa Patrol 19, Celly Ortega Bueno, nagulat sa Impila Metodong Lakas sa DWIZ. Bueno, samantala sa iba pang paksa ng balita, nakapagtala ng maliit na pinsala ang Camarines Norte matapos yanigin ng magnitude 5.3 na lindol kahapon. Ayon kay Rafi Alejandro, Assistant Secretary at tagapagsalita ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, ang mga lugar na naapekto ng lindol ay ang Labo, Capalonga,
Mercedes, Paracale, Santa Ana at Vinsonsa. Wala namang nasabi o nasugatan sa pagyanig, habang hindi rin naapektuhan ang supply ng kuryente, tubig at linya ng komunikasyon. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang pagtataya ng lokal na pamahalaan sa pinsala ng Lindolo upang matukoy ang eksaktong halaga nito. Matatanda ang kahapon ng yanigin ng Lindol ang Camarines Norte na naramdaman sa maraming bahagi ng bansa, kabilang ang Metro Manila. Nakikita naman ang Energy Regulatory Commission na posibleng madagdagan ng 60 hanggang 80 pesos ang buwan ng singil sa kuryente kada buwan. Ito'y matapos na suspindihin ang power supply agreement sa pagitan ng Meralco at San Miguel Corporation Global Power. Matatanda ang nagpadala ng abiso ang Meralco sa SMC Global Power na nagsususpindi sa kanilang kontrata para sa pagsusupply ng 670 megawatts sa kuryente sa Meralco na epektibo simula kahapon a 7 ng Disyembre. Sa lukuyan namang nakikipag-negosyasyon pa ang Meralco sa mga generation company para makakuha ng 670 megawatts sa supply ng kuryente. Iginiit ng ERC na ito'y fixed contract kaya't hindi agad-agad mababago. Samantalang siniguro naman ang Meralco na patuloy silang gumagawa ng mga paraan para makapagbigay ng sapat at maaasahang serbisyo ng kuryente para sa kanilang mga customer. IG Balita Nationwide. Samantala, balikan po natin ang Senado. Mga nagsusulong ng Maharlika Investment dapat daw suriin kung meron talagang surplus fund. Detalye ng balita mula kay Patrol 19, Cele Ortega Bueno. Mabuti naman daw at nahimasmasan ang mga nagsusulong ng Maharlika Fund. Ito niyag ni Senator Risa Ontiveros, makaramag pa siya ang mga nagsusulong ng panukala na huwag nang isama ang GSIS at SSS sa contributor ng pondo. Ayon kay Ontiveros, ang dapat gawin ngayon ng mga proponents suriin kung meron pang excess o surplus fund ang Land Bank of the Philippines at ang Bangko Sentral ng Pilipinas na sinasabi nila na sapat para punduhan ang Maharlika Funds. Sinabi niya nila na arangkada ang Land Bank pagdating sa private sector investment sa value chains na papakinabangan ng agrarian reform beneficiaries na ngayon ay baon na baon sa utang. Sinabi rin na ang DPP o DBP ang mangunguna sa pagtugon sa mabilis na pagdaan sa bilihin sa pumagitan ng industrialization at import substitution. Kaya ang tanong ni Ontiveros, saan pupulutin ang mga pangakong ito? Kung kailan naman nakikinig ang sambayanan, saka naman daw tila tingi-tingi ang paghahain ng mga provision ng Maharlika Fund deal. Huwag naman daw sanang sayangin ang panahon at tiwala ng mga Pilipino. Kaya ayon kay Ontiveros, kailangan magkaroon ng masusing pagbusisi at konsensus ang Senado at Kamara sa naturang panukala. Ito sa Patrol 19, Cel Ortega Bueno. Nagulat sa impila, metodong lakas sa DWIZ. Marami pa po tayong mga balita makalipas lamang ang ilang paalala. IZ Balita, Nationwide. Ang ating balitaan. Kami pong muli ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako po si David Oro. At Johnny Banyes. Samantala, tiniyak ni DILG Secretary Benhur Abolos Jr. na patuloy ang pagpupursige ng pamahalaan para mapanatili ang peace and order sa bansa. Sa 10 balitaan, sinabi ni Secretary Abolos na bumaba sa 72.33% ang lahat ng krimen sa bansa, kabilang dito ang pagpatay, rape, robbery at carnapping mula July 1 hanggang September 30, 2022. Marami na anyang pagbabago sa bansa na nakatulong upang unti-unti nang makabango ng ekonomiya at magiging mula sa pandemya. Maliban dito, tuloy-tuloy din ang pagsisikap ng gobyerno na malutas ang problema naman sa rebuilding New People's Army. Aabot na sa 1,100 ang dating rebelde ang natulungan na makapagbalik loob sa pamahalaan. Iba pang balita, aabot sa 185 exotic wildlife animals ang nailigtas ng Criminal Investigation and Detection Group Laguna Provincial Field Unit sa Santa Cruz, Laguna. Nagkakalaga ito ng 800,000 piso na nakuha sa Sitio 4 Barangay o Ogong sa pamamagitan ng bypass operation.
Ang mga hayop na nailigtas ay ang ball python, ang tinatawag po na python reduced, emperor scorpion, at Mexican rose tarantula na inuri bilang appendix 2 sa Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Naaresto naman sa Vibas ang trader na mga hayop na mayroong hawak na Certificate of Wildlife Registration na para lamang sa pag-aalaga ng hayop at hindi sa kalakalan. Sa ngayon, na ipadala na sa Regional Wildlife Rescue Center sa Calawan, Laguna ang mga hayop, habang sinampahan naman ang kasong paglabag sa Republic Act No. 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act ang trader. Pantala, tumanggap tayong muli ng pag-uulat mula sa ating mga kasamang IZ Patrol. Dalawang sugatang pulis na naganap na engkwentro sa San Miguel, Bulacan, pinarangalan ng PNP. Detalye mula kay Patrol 11, Tina Nolasco. Ginawaran ng parangal ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. ang dalawang sugatang pulis sa isang nangyaring engkwentro sa San Miguel, Bulacan itong 28 ng Nobyembre, kung saan mag-isilbi sana ng search warrant ang PNP nang pumalag ang armadong mga suspect at mauwi sa palitan ng putok na ikinasugat ni na Police Corporal Richard Neri at Patrol Aaron James Ibasco na nakakonfine ngayon sa Bulacan Medical Center sa Malolos, Bulacan. Bukod sa parangal, inataasan rin ng PNP Chief si Police Region 3 Redirector Brigadier General Cesar Pasiwen na tiyakin na mabibigyan ng nararapat na atensyong medikal ang dalawang nasabing pulis. Ito si Patrol 11, Tina Olasco, nag-uulat para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nolasco. Samantala, kinumpirma ni Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez na magtutugo sa Estados Unidos sa susunod na taon si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito ay para dumalo sa November 2023 Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit na gaganapin sa November 2023. Hindi naman sinabi ni Romualdez kung kailan aalis ang Pangulo at ano ang mga isyong posibleng matalakay sa pagtungo nito sa Estados Unidos. Nitong Nobyembre, una na rin nagtungo si PBBM sa Bangkok, Thailand para dumalo sa 29th Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Economic Leaders Meeting. IZ Balita Nationwide. Balita sa ibang bansa. Hinirang ng Time Magazine si Ukrainian President Volodymyr Zelensky, gayon din ang Spirit of Ukraine bilang 2022 Persons of the Year. Ayon sa Time, naging inspirasyon ng mga Ukrainian si Zelensky at nakilala ito sa buong mundo dahil sa tapang na ipinamalas sa harap ng pananakop ng Russia. Sinabi pa ng naturang magazine na ang Spirit of Ukraine ay sumasalamin naman sa mga Ukrainian sa iba't ibang panig ng mundo na tahimik na nakikipaglaban para sa kanilang bansa. Ang nasabing award ay pinagkakaloob sa mga pangyayari o individual na may pinakamalaking impluensya sa buong mundo sa nakalipas na 12 buwan. Samantala, pinangalanan naman bilang 2022 Heroes of the Year ang mga kababaihan sa Iran. Sa Sports! Nakasungkit ng tatlong gintong medalya ang Filipina weightlifter na si Heidelyn Diaz sa 2022 World Weightlifting Championship sa Bogota. Ito ay matapos bumuhat si Diaz ng kabuuang 207 kilong barbell sa 55 kilogram kategori ng kompetisyon. Sa 99 kilo category, unang nakapag-uwi ng medalya ang weightlifter, at sa 114 kilogram category, ayun, hindi pa nasiyahan si Diaz sa kanyang performance dahil nagrehistro pa siya ng no lift sa kanyang mga pagtatangka sa 117 at 121 na pinakamahusay ngayong taon.
bago ang 2022 World Weightlifting Championship. Una nang nakamit ng ginto, nakakuha ng ginto si Diaz sa Asian Games, Asian Championships at sa Southeast Asian Games kung saan siya ang kauna-unahang gold medalist ng Pilipinas. Congratulations! Sa Health News. Bago yung ating balitang pangkalusugan, tanong ko lang, Kuya. Bagong kasal sila, di ba? Nino? Si Heidelin, tsaka yung kanyang boyfriend trainer. Correct. Oo. Ang tanong, ay? Sino ang binuhat after ng kasal? Yun na. Di ba ang normal lalaki ang bumubuhat sa babae? Oo. Eh malamang si Heidi Lynn ang bumuhat sa kanyang mister. Alam mo na. Okay. Sa ating balitang health. Okay. Alam nyo ba? Di pa. Na may nutrisyong benepisyo rin ng olive oil sa ating kalusugan. Na-discover ng mga eksperto na maraming benepisyong pangkalusugan na makukuha sa pagkonsumo ng olive oil. Ayon sa mga pag-aaral, ang olive oil ay mainam na source ng vitamin E, polyphenols at monounsaturated fatty acids. Nakatutulong din ito upang mabawasan ang panganib na magkaroon ng heart disease, Kuyang David. Nakatutulong din ang olive oil sa pagpapalago ng buhok kung saan karaniwang problema ng mga kababaihan. At natin, mga kalalakihan. Sabi ko nga. Maaari rin itong pamalit o alternatibo sa butter o margarine sa mga niluluto nating pasta o rice dishes. Pero, ayon sa mga eksperto, hindi ito alternatibong gamot sa anumang uri ng karamdaman. Kaya pala si Papay, ay, walang sakit sa puso. Correct! Dahil kay Olive. Wala nga lang oil. Kaya galit na galit si Brutus. Sa entertainment, o trending news. Oh, ito. Oh, ano? Love team to, love team. Aha. Aha. Mm-hmm. Naabot na ng showbiz love team na sina Donnie Pangilinan at Belle Mariano ang isa sa kanilang bucket list na magkasama. Bakit? Oh, ito pa. Bakit daw? Ito. Ito ang pag-skydive na nauna nilang napagkasunduan noong August 2021. Uh-huh. O hindi naman daw makapaniwala ang dalawa. Dahil? Na na-overcome nila ang, alin? Ang mga pagsubok na ito. Ha? Magaling ka ba mag-skydive? Hindi pa ako nakakarating ng sky eh. Sabi ko nga. Puro ka lang dive. Eh, pero mo na overcome nila yung pagsubok na ito. Pagsubok ba yan? Para makamit ang isa sa kanilang tinatawag na ultimate dream. Uh-huh. Oo. Bakit? Sa pagtungo raw sa Dubai, nitong si Donnie at si Belle, isinagawa ang skydive nang magsagawa ng promotional activities para sa pelikulang An Inconvenient Love. Oh, yun ang nagdala ron. Yun yun eh. Yung dulo. Tama. Sabi ko nga. Yan ating showbiz! Trending ngayon. Trending ngayon. Hoy, bago yung ating trending news ha. Oh. Happy happy birthday muna sa ating boss na si Cholo Baviera. Nako. Executive Vice President ng Aliu Broadcasting Corporation. Boss! Sir Cholo! We love you! Ang lagay eh. Alam mo na. Bikini man. Bikini man. And dito bikini man. Ating trending na balita, kinaaliwan ng netizens ang ibinahaging larawan ng mga magkaklasing mula sa Moses Cradle Academy. Ito yung matapos ibalandra ang kanilang mga natanggap na awards at certificate with honors sa init ng araw. Lahat ng ito ay bunga ng kanilang pag-aaral kung saan maraming netizens ang natuwa at pinuri sila. At kabilang sa mga comment, ang nang mga ito ay low-key flex ng awards habang mainit. Congrats and keep it up. Always remember that with or without recognition, you are excellent. Huwag lang kakalimutan yung pinaka-purpose ng pag-aaral, which is para may matutunan, hindi para may mapatunayan. Cheers to more achievement! Congratulations! Happy birthday ulit, Sir Cholo!
Endete pa kami! Beke naman! Kaso holiday. Okay. At sumayon pong muli ang isang edisyon ng IZ Balita Nationwide ngayong hapon dito sa DWIZ May Todong Lakas. Balitang sigurado. Tapat na serbisyo. Sa komentaryo numero uno. Kami pong muli ang inyong mga naging tagapaghatid balita. Ako po si David Oro. At Johnny Banyas po lamang. Ang tabayanan ang susunod na programa. Balitaan at kumustahan ni kasamang Johnny Banyas. Ako yun. Susunod na! IZ Balita Nationwide.